Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Infinite Monkeys and the Boy Abunda Talk channel in partnership with Lani Abunda Amasa, Thor B. Santos, Michael Alan Sikat, Boy Abunda, and Boy So present. Legalization of marijuana, same by marriage, yes or no, divorce, yes or no. Mahalaga ba ang pagsali sa debate? Isang kandidato sa Senate or Senado pa? Magandang araw po sa inyo and welcome to Fast Talk Plus NY, our 2022 senatorial candidates interviews. Ang ating panauhin, Senator Joel Villanueva. Hi, Joel. Hi, Tito Boy. Karangalan kong makasama ka ulit. Akin ding karangalan ang makausap ka ngayong araw. Joel, kumusta ang buhay kampanya? Masasabi nating challenging this time because of the pandemic. Maraming pagbabago. Wala na yung nanay ko tsaka yung kapatid ko na biggest supporter natin. But at the same time, yung passion ng tao para alamin yung krusada na iyong ini-espouse, yung paggawa at paglikha ng trabaho. Nakakataba po ng puso, nakaka-humble na naiintindihan nila yung importance of what you're doing. Ano ang bago sa eleksyon na ito na hindi mo nakita doon sa mga nakaraang eleksyon? Yung pandemya, definitely. Malaking pagbabago. Yung pagsasalita lagi sa Zoom, sa mga graduations. Kasi chairman tayo ng Committee on Higher Education, Higher and Technical Education. So, ganun din ho. At minsan nakala nila ganun kasimple yung magsalita ng graduation. Minsan sa isang araw, 4-5. Hindi naman po pwedeng, hi, thank you, galingan nyo, that's it eh. So, gusto mo rin na may iiwan na legacy dahil yung bawat babanggitin mo na mensahe sa kanila ay magiging part ng kanilang records sa kanilang mga state colleges and universities. So, you really want to make sure na you would make a difference and you would leave something behind na hanggang sa pagtanda mo at wala ka na sa mundo na ito, eh, matatandaan pa rin nila. Elections by nature are competitive, are highly contested. Pero may mga nagsasabi na itong eleksyon na ito ay matindi daw talaga ang kompetisyon. Ang aking katanungan, what are your chances? Wala naman sigurong eleksyon sa pagka-senador na sasabihin madali o hindi masikip. Kasi you're talking about 12 senators out of 110 million Filipinos. So hindi talaga kailanman magiging madali. On our end, tayo ay humuhugot ng lakas doon sa inspirasyon natin, kundi yung mga mamamayan na hinihingi sa atin bilang public servant na gumawa at lumikha ng maraming trabaho. The importance na magkaroon ng trabaho, na ito'y bakuna laban sa kahirapan. Ito yung nagbibigay ng peace of mind sa atin na mapapakain natin yung ating mahal sa buhay. Makakabili tayong gamot kung magkasakit sila. May pangtustos tayo sa kanilang pangangailangan. So, yun po yung talagang focus natin at yun yung mensahe natin na pinaparating sa ating mga kababayan. 64 kayong lahat na tumatakbo sa pagka-senador ng Bayang Pilipinas. What sets you apart? Yun pong pagiging eksperto natin sa paggawa at paglikha ng trabaho. Ito'y marahil doon sa ating pinanggalingan dati sa TESDA bilang hepe ng TESDA. Marami tayong trainings, programs na naidala dito sa Senado. Nung nasa TESDA ho tayo, 3 billion lang yung pondo dito, boy. And nagiging guest kita dati doon as a motivational speaker namin doon. And ngayon, 18-20 billion yung budget. Ngayong taon lang, 10 billion yung budget na nilagay natin for scholarship. At ito yung what sets me apart from the rest of the pack, yung expertise na gumawa at lumikha ng trabaho. Ngayon, maganda na yung tinatakbo ng ating unemployment rate. It's down to 6.4%. Marami tayong natulungan at patuloy ginagawa para i-address itong problema ng kawalan ng trabaho, kawalan ng pagkakataon o oportunidad na magkahanap buhay at kumita ang ating mga kababayan. So yun po yung ating focus at
siguro kahit sinong tanungin natin sa Senado, top 2, top 3 siguro on their minds, laging kasama si Joel when it comes to trabaho, to labor, education, skills training. Now it's time to do fastball. Isabong, suspend or continue? Why? Definitely suspend sapagkat from the very start, wala namang karapatan ng PAGCOR magbigay ng lisensya. Pangalawa, hindi din ready ang ating PAGCOR. Sila yung state gaming regulator natin at hindi sila ready. Ilan tao na, individual yung nawawala. Hindi rin maayos yung polisiya. Sa mga sugalan, sa mga cockpit arenas, pag ikaw ay addicted or inireklamo ka ng mahal mo sa buhay, hindi ka makakapasok doon. Kung ikaw ay minor, government official, hindi ka makakapasok. Pero dito, lahat nakakapasok. So, kitang-kita natin, hindi pa maayos yung mekanismo para protektahan ang ating mga kababayan at higit sa lahat, yung polisiya natin para sa ating mga youth, kabataan, na mag-aral mabuti, magsunog ng kilay, hindi tumaya at para dumepend on the game of chance. Wealth tax, digital tax, why? Wealth tax, sapagkat nakita natin yung difference, no? Para tayong pyramid, ang laki-laki ng diferensya ng mga may hirap at mayayaman. Kung tayo ay bibigyan natin ng pagkakataon na ipantay ito hanggat maaari by taxing the richest of the richest, eh, magagawa natin yung mga programa ng pamahalaan para itaas yung antas ng buhay ng ating mga kababayan nasa laylayan. Legalize or criminalize abortion, why? Definitely criminalize murder ito eh. Pinapatay mo yung helpless, yung walang kakayahang idepensa ang kanyang sarili. So, importante na talagang ipromote natin yung education na ito ay murder. Hindi po pwede nating baliwalain yung buhay na nasa loob ng sinapupunan ng isang individual. Are you for or against lowering the age of criminal responsibility? Why? I am somehow in the discuss this because ibang-iba ngayon yung discernment process ng individual. Many years ago, yung 15 years of age, ibang-iba ho ngayon because of the technology, because of so much information. So para po sa akin, importante na revisit ito. And I'm more than willing na natignan na po pwede pang i-lower, no, yung from 15 years old. Pero ayoko rin na bigla silang parusahan, no? Ang sa akin ay i-rehabilitate pa rin sila. Anti-terrorism law needs to be amended. Agree or disagree? Why? For me right now, stay as it is and find out ano yung mga po pwedeng i-improve. Kung makita na natin yung implementation, wala pa hong isang taon, I believe, no? And the Supreme Court just made a decision na upholding the law. 150 countries of the world ang naghingi sa atin na magkaroon ng anti-terrorism law. Kung titignan din natin itong mismong batas na ito compared to other countries, especially in Singapore for instance, mas napaka-general nung sa atin compared to other countries of the world. So, importante, makita muna natin implementation bago tayo kumibo at masabing may kailangan pang gawin to improve. Are you for or against political dynasty? Why? Definitely against political dynasty. From the very start, when we were in the House of Representatives, tayo po yung isa sa mga nag-file niyan, unang mga nag-file ng bill niyan hanggang ngayon. Against tayo doon sa political dynasty. Importante po yung leveling the playing field, no? Kasi kahit sabihin nila na hindi, at the end of the day, ano naman eh, demokrasya naman yung umiiral. Pero kahit na sabihin mong ganun, laging may plus, may malaking advantage yung mga nakaupo na at meron ng mga malalaking pangalan sa mundo ng politika. As a nation, should we lean more towards China or America? Why? Independent policy kasi yun ho yung nakalagay sa ating Constitution, Article 2, Section 7, na independente tayo, hindi tayo dapat nagli-lean towards one particular country. Importante lagi, Filipino first, and we prioritize our countrymen. Kaya dun sa Article 12 ng ating Constitution, pumasok na ho doon yung pag-hire ng mga workers sa bansa natin. Importante na kailangan Filipino first, unless walang able, capable, and willing na Pilipino na mag-take noong particular position na trabaho, that's the only time na po pwede tayong mag-entertain ng banyaga. Open pit mining or in situ mining,
Bakit? Insight to mining kasi tayo po ang author ng Occupational Safety and Health Standards at sa pag-aaral, nandyan ho lahat ng datos, mas safe yung workers natin, mas safe sa environment itong ganitong uri ng klaseng mining. Good manners and right conduct or ROTC? Why? Tayo din po ang author ng Good Manners and Right Conduct Values Education Law. Very proud po tayo dyan. At tingin natin kung ito ay mai-implement ng maayos yung mission ng ROTC sa pagdisiplina, sa paghulma ng karakter ng isang individual, mas gugustuhin ko po na dito tayo mag-focus. Kasi yung sa GMRC, Values Education Law, talagang integrated po sa mga subjects natin. At doon makikita niyo po sa batas na yun, very strong. No? Pwede mong kalimutan yung math, science, and other subjects. Pero yung GMRC, kailangan talagang ituro. Merong diin sa pagtuturo ng good manners and right conduct subjects. Legalization of wetting, agree or disagree, why? I'm always against any form and kinds of gambling. Primarily, Tito Boy, because of the fact that in our constitution, hindi talaga pinopromote yung game of chance to depend on the game of chance. Sa education sector, we keep on telling our students, our young people, mag-aral kayo, importante yung pag-aaral. But on the other hand, pagka patuloy kang gumawa ng iba't ibang klaseng forms of gambling, promotion of gambling, parang pinopromote mo din na huwag ka nang mag-aaral, pwede ka naman tumayo. Balang araw, malay mo, tumama ka sa loto, etc. So, hindi ito swak doon sa ating polisiya na mag-aral kang mabuti. Commission on Appointments or Committee on Finance at bakit? Siguro, piliin ko na po yung Commission on Appointments kasi sa CA, pinipili namin at ini-scrutinize namin ang bawat nominee ng Pangulo. At kung magiging meticuloso kami at we truly do our part in scrutinizing all the appointees in the finance sector, the economic managers that are being appointed by the president, then we will also make sure na they are worthy and na mapagkakatiwalaan at competent to do their part, to do their job. Pork barrel, good or bad, why? Bad because for the past few years, nakita natin yung abuses, no? But if you look closely per se of the pork barrel, good naman ho talaga yan. But because of the past experiences, naging bad. At yan na yung naging connotation ng pork barrel. Yung abuses, yung discretion, hindi dapat ganun. Importante sa pag-prepare pa lang ng budget, kasama natin ang local government, kasama natin ang mga NGOs, para alam talaga natin ano ba talaga yung kailangan ng pamayanan. Hindi ho po pwede talaga na may discretionary power ang isang individual o isang political figure sa lahat ng gusto nating gawin na sila lang ang masusunod. Hindi ito kailangan o hindi ito sumasang-ayon ang ating mga members ng community. Pwede pa bang bumaba ang buwis ng mga empleyado? Oo, hindi. Bakit? Binaba na po natin ang buwis ng empleyado doon sa train law. Pag ikaw ay kumikita ng 250,000 pesos a year, ikaw ay exempted sa pagbabayad ng buwis. However, tayo po ay naniniwala dapat itaas pa rin ang minimum wage. 4 na taon na po na hindi tumataas. For the past 30 years, if you look at it, 155% lang ang taas ng minimum wage for the past 30 years. Pero kung titingnan mo yung taas ng presyo ng bilihin, bigas, mantika, etc., 500% na po. So, hindi naman ho natin pahihirapan yung mga negosyante. There's these things called government's ability to subsidize itong wage subsidy. Dapat bang college graduate ang isang senador o mambabatas? Yes or no? Why? I have to say yes, Tito Boy, kasi dun sa experience natin, yung cognitive abilities and skills, hindi yan makukuha basta-basta lamang. Kailangan talaga merong pag-aaral and malaking tulong kung ikaw ay merong experience sa kolehiyo. Yung cognitive abilities and skills, hindi yan basta-basta lang na may experience ka, etc. Kasi malaking tulong po yan sa paggawa ng polisiya ng ating pamahalaan. Hindi ka lang manager, ikaw mismo yung gumagawa mismo ng polisiya. And I think it would help if you are a college graduate. Mahalaga ba ang pagsali sa debate ng isang kandidato sa eleksyon? Oo, hindi, bakit? Naniniwala akong mahalaga sapagkat being chair of the Committee on Labor, pag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, importante yung ganitong interview, yung ginagawa nyo ngayon, Tito Boy.
sa ayaw at sa gusto ng mga manonood natin, nag-aaral din po ako dahil alam ko kung sino si Dito Boy at alam ko na hindi ito basta-basta pupwede lamang na sumagot kung ano lang yung naiisip ko. Kailangan may basihan tayo, may mga datos tayo. So, pag kayo ikaw ini-interview sa isang particular na trabaho, particular na posisyon, importante na nagkakaroon ka ng pagkakataon na ma-explain at malaman ng taong bayan kung ano yung iyong tinatayuan na posisyon. Ikaw ba, Joel, naniniwala that there were extrajudicial killings during the war on drugs? Oo, hindi, at bakit? Yes, tayo po yung isa o tayo ang unang nag-file sa Senado ng resolusyon para imbestigahan yung killings doon sa Caloocan, si Kian, kung natatandaan po ninyo. At susuportahan yung sinabi ko ng korte dahil ang mismong korte doon sa Caloocan kinonvict yung tatlong pulis doon na merong extrajudicial na nangyari. BOC is believed to be the most corrupt agency. What will you do and why? Computerization, modernization, ang corruption ay dinidefine ng Transparency International as monopoly plus discretion minus accountability. So, kung tatanggalin mo yung monopolya at discretionary functions ng isang opisina, isang individual, iko-computerize mo, madali mong makikita, tataas yung accountability. Pag tumaas yung accountability, nababa mo yung discretion at monopolya ng kapangyarihan, then you will be able to address corruption. Should churches actively campaign in times of election? Why? I agree, yes, because they're still a member of the society. For me, yung constitution natin, sinasabing separation of church and state, only means that the state cannot and should not promote one state religion. But being part of the community, being part of the society, lahat tayo apektado rito, we can always air out our grievances, even our positions in political positions at lalong-lalo na sa iba't ibang issues ng ating pamayanan. Joel, papapasukin mo ba sa bahay mo ang isang taong hindi na bakuna? Yes, no, bakit? Papapasukin ko sapagkat Tito Boy, lahat kami bakunado at papapasukin ko sapagkat itatry ko i-convince at encourage, hindi i-force, convince at encourage na mahalaga ang bakuna at tingin ko kaya kong yung oportunidad na yun na ibibigay sa akin ng Diyos, kaya kong kumbinsihin yung papasok sa aking tahanan na magbabakuna afterwards. Peace talks with the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Agree or disagree? Why? I agree. The more that we continue talking to each other, the more we would know kung ano yung mga pinanggagalingan natin at hindi naman ito mga simpleng bagay na ipinaglalaban ng iba't ibang grupo dito sa ating bansa. So, for me, yung peace talks, laging welcome development po yan para maintindihan nating husto at ang pamahalaan magkaroon ng concrete steps in addressing these issues na mahalaga sa iba't ibang grupo ng ating pamayanan. May ipin ba ang Blue Ribbon Committee ng Senado? Yes or no? Why? I agree. Meron naman po. Kung titignan po natin sa kasaysayan, siguro itong kamakailan lamang yung pong issue ng Bureau of Immigration. Dalawang commissioner ang napakulong ho natin dyan. Isa din po tayo doon sa naglabas nitong problema na nangyari doon sa Clark na kung saan nagkaroon ng hocus-pocus yung pagbibigay ng lisensya para magtrabaho sila dito sa Pilipinas. Hindi rin alam pala ng dole, wala rin naman pala. So, ito po, tingin ko, yung ilan sa mga concrete evidence na masasabi natin na may silbi ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Do you want to be Senate President? Yes or no? Why? No. Kasi ako ho, Tito Boy, ang focus ko talaga is job creation, skills development, education, etc. Yun talaga yung expertise ko. Hindi ko kukunin yung ilang issues sa Senado. When it comes, for example, to foreign policy, lagi ako nakikinig sa kanila. No? And it's very interesting. Hindi ko sasabing eksperto ako dun sa mga yun, inaamin ko po. But when it comes to education, when it comes to protecting the interests and welfare of our workers, when it comes to creating jobs, ay dun po talagang very active tayo at makikita po yun dun sa ating resulta ng mga programa at laws that we passed. Magto 200 laws na po tayo by the end of our first term. Freedom of speech and press freedom come with the power to invent fake news. Agree or disagree? Why? I disagree because
yung freedom natin is not absolute eh, because when you peddle fake news, you are terrorizing not just individuals, but also the community, their families. So, kailangan meron talagang ano po eh, meron talagang responsibility. That's the reason why we also authored and co-sponsored yung pong registration ng SIM card, dahil pag ikaw ang nag-register din po no, sa mga social media, binibigay mo talaga yung totoong identity mo, dahil somehow in that manner, you are also taking responsibility dun sa mga gagawin mo po. Tama ba o hindi ang kasalukuyang proseso na ang justices and judges are selected and appointed by the JBC and the President of the Philippines? Why? Yan po ang nasa batas. I agree also, dahil yung JBC po, ilan po sa kanila, dumadaan din po sa Commission on Appointments. At yung pong proseso na yon ay nandoon upang masiguro na dapat apolitical yung mga na-appoint at ini-scrutinize ng husto ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan, lalo na doon po sa JBC. Yung dalawang member din po doon ay dumadaan sa Commission on Appointments. And members of the House and Senate Justice Chair, miyembro din po ng JBC na inelect din po ng taong bayan. Bilang senador, what would you do to mitigate climate change and why? I think it is important to convey the information sa lahat ng individual, sektor ng pamayanan na we are in this together. Importante po yung mga programa mula sa education, sa iba't ibang pamayanan natin, sa iba't ibang sektor, yung ating DENR. Nung tayo po ay nasa TESDA, nagtayo ho tayo ng green technology programs, yung photovoltaic programs, yung kamakailan lang pinanawagan ko Tito Boy yung paggamit ng solar energy, sapagkat 40 billion yung binayaran sa gobyerno alone. So it's just about time na tayong lahat ma-engage dito. Sa susunod na Senado, your first privileged speech, wow. What is it about and why? Definitely about employment status of our country. Just today, 6.4% yung unemployment rate compared to last year, which is 8.7%. So last year, there's about 4 million Filipinos walang trabaho. Ngayon, 2.93 million na lang. Ibig sabihin, nag-matter po yung pinush ni Senator Villanueva na National Employment Recovery Strategy na ang target natin, 2 million jobs. If this continues to de-escalate yung alert levels, kaya natin mag-target ng 2.5 million jobs. Kaya lang po, by 2022, matatapos na po ito. So, if I would be able to be given a chance to give a privileged speech on this, manganganak ito at masisiguro natin na marami tayong mga batas na maipapasa, katulad nitong institutionalization ng nurse. Social media, should this be regulated or censored? Bakit? Not censored, but regulated, because yung regulation, kailangan lang na meron ding limitations para maipakita na meron tayong some sort of responsibility, no? Pagka tayo ay nasa social media, hindi po pwedeng absolute, hindi po pwedeng you have the right to terrorize someone's life at magamit ito para mag-spread ng maling information that would also result to chaos, no? And again, kanina yung binanggit nga ho natin dun sa SIM card registration, napakahalaga po na ipinasok natin yun, na talagang nagre-rehistro para talagang masabi natin na wala tayong masamang balak gawin against our kababayans. Joel, do you dream of becoming President of the Republic of the Philippines? Yes or no? Why? No po, Tito Boy, kasi kanina kung sasabihin kong yes, baka dapat yes din yung sagot ko dun sa Senate Presidency, no? But libre naman hong mangarap, but I always believe na yung presidency is a destiny. At tayo po, gusto natin tumulong na lang, at kaya naman nating tumulong in our own little way, being a senator or being a private individual. At hindi natin ipagkakait yun when it comes to nation building. Alam natin yung calling natin na to be part of the solution rather than to be part of the problem. At yun yung ating laging sinasalamin. If you had the power to fire someone in government today, who is this and why? Noong tayo'y nakaupo sa Senado, sumayin tayo ng resolution doon sa the way our Secretary of Health addressed the problem of COVID. So siguro yun pa rin yung ating paninindigan. Hindi naman po natin itatago yun. It's a public record. At I wish we were able to do better in addressing the problem of COVID-19.
Joel, you're a public servant, you're a child of God, you're a son, husband, brother. Who are you first and why? I am God's mouthpiece. Yun yung aking laging tinatayuan at yun ang dahilan, Tito Boy, kung bakit hindi ako pwedeng takutin, hindi ako pwedeng i-hostage ng sino man. At alam ko kung ano yung calling ko. At naniniwala ako, there will come a time that I will be facing my Creator, my God. At importanteng kaya kong sabihin sa Kanya na ginawa ko lahat ng aking magagawa para i-fulfill yung Kanyang divine plan sa aking buhay. I-fulfill yung dahilan kung bakit niya ako nilikha at dinala sa mundong ito. Maraming salamat. Joel, yun ang ating 30 political policy questions. Ngayon naman ay, doon naman tayo sa mga medyo light at funny and konti lang naman naughty pastor questions. Joel, lights on, lights off, at bakit? Lights on ako lagi eh. Bakit, Joel? Sarap yung kino-confirm ng isip mo yung nakikita mo. Hindi yung nag-i-imagine. Kasi kung off din yung lights, di ba? Di mag-imagine ka na lang. So, mas maganda yung nakikita mo rin. Joel, best time for sex and why? Sa akin, laging ano yan eh. Partnership eh. So, pagka yung kapartner mo nag-a-agree na that moment is the best time. So, that is the best time. Kung may isasama ka sa langit, among the other senatorial candidates, sino ito at bakit? Alan Cayetano. Bakit? Kasi we both enjoy talking to each other about God's works. Spiritually speaking, nagiging ano kami eh. We complement each other's personal relationship to God. So, siya yung sasama ko dahil alam ko, sigurado ako siya yung makakasama ko. Eh kung may isasama ka sa impyerno, sino at bakit? Kahit biro, ayokong isipin na pupunta akong impyerno kasi mabigat yung impyerno. Walang graduation dun eh. Walang 100 bilyong taon throughout eternity yun. So, even in jokes, lagi kong sinasabi, I will never go there and hindi ko talaga gustong pumunta dun. Yes, no, does size matter and why? I think yes. Kaya siguro may discrimination eh. and I even if I don't agree that size matters, talagang it matters eh. Yun yung ano ng mundo, no? Nung basketball player ako, pag pumapasok ako sa UST, I remember yung security guard, ayaw akong papasokin. Sabi niya, there's no way I can be a basketball player and represent my university dahil I'm too short. So, tingin ko yun, it matters. Pero kahit na it doesn't matter, it matters talaga sa mundo eh. No, but I'm not talking about that size. Ah! Performance matters. Sa Senado, importante nagpe-perform ka. Okay. Senator Joel, sex or Wi-Fi and why? Tito Boy, alam mo naman siguro yung sasagot ko dyan para I'd be hypocrite to say Wi-Fi. Okay. Joel, sex or chocolates and why? Pwede bang mag-iba naman? But dahil tao lang ako, yun ang sagot ko. Hindi chocolate. Senator Joel, sex or Senado at bakit? Talaga bang puro ganyan? Parang na-emphasize ko na kung ano. Parang nagkasunod-sunod naman. Na-emphasize ko na siguro. No? Baka too much Senate na ako eh. Na-reach ko na yung boundary. 200 loss na po tayo by the end of our first term. So, doon ka na. 1 + 1 = 2. Senator Joel, you are the pearly gates and God is there. He asks you for my last question. Anak, ano ang pinakamagandang bagay na nagawa mo para sa akin? What will you say and why? Naging asin at liwanag ako ng sanlibutan dahil sa Kanya. At yun yung dahilan kung bakit sa bawat oras, minuto at segundo ng buhay ko, wala akong ibang minimithi kung hindi pasayahin Siya at ipakita sa Kanya na ako'y anak Niya at ako'y susunod lamang sa Kanyang kalooban. Maraming salamat. Salamat. Mabuhay ka and God bless. Thank you, Tito Boy. Karangalan ko talagang makasama ko kayo. Salamat talaga.
Sponsored by Jonathan So and Carl Makadanda of Tok Tok and Chomay King, Mario Theros of Ultra Fit Coffee, and Boy So of La Carmela de Boracay. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.